Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Cebu. Ito po ang kwento. Sunod-sunod na malalakas na katok ang dumagundong sa pintuan ng aming pamamahay. Kung kaya't napabalikwas ako mula sa pagkakahiga sa aming papag na gawa sa kawayan. Kakatapos ko lang at kagagaling ko lang sa bukid para magbunot ng mga damo sa aking mga pananim. Iidlip sana ako kahit mga ilang minuto lang. Pero nabulabog ako ng sunod-sunod na pagkatok na yun. Ako lang ang mag-isa sa aming bahay. Wala pa sila nanay at tatay. Nakapwa-abala sa bukid. Medyo naiinis pa ako nang pumunta ako ng pintuan at buksan kung sino yun. Dahil walang habas na kumakatok sa aming pintuan na halos ikagiba ng aming pinto. Pagkabukas ko ng pinto, wala namang tao. Walang sino man ang nasa pintuan. Kung kaya't napamura na ako dahil inistorbo nito ang aking pag-idlip. Pakiramdam ko, may nagbibiro pa sa akin. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng dagundong. Kung kaya't napasilip na ako sa labas. Mula sa di kalayuan, kitang kita ako ang mga kabaryo namin na nagtatakbuhan. May mga daladala itong mga pinatulis na kawayan at buho nang mapatapat ito sa aming bahay. Itinawag ako. Celso, wala ka bang napansing lalaki na dumaan dito? Bago ang mukha. Mukhang dayo. Tanong ni Mang Kadyo sa akin. Wala po eh. Ano po bang nangyari? Tanong ko. Aswang! Aswang yung inhabol namin! Sagot pa ni Mang Kadyo. Nandilat na lamang ang aking mga mata sa pagkabigla at napailing na lamang bilang sagot ko. Matapos yun, ituloy-tuloy na silang umalis upang hanapin ang sinasabi nilang aswang. Ako naman, ikumuha na rin ako ng kawayan upang samahan sila. Kaya pumasok ako sa loob ng aming bahay. Pagkapasok ko, isang lalaki ang naroroon. Mga satansya ko ay halos kasing idaran ko lamang. At hindi ko alam kung paano siya nakapasok dun. Hindi ko siya kilala. Natigilan ako saglit. At maya-maya pa, bigla ko nang hinawakan ng mahigpit ang hawak kong kawayan. Ikaw! Ikaw yung aswang, di ba? Bigla kong ibinato sa kanya ang hawak kong kawayan. Ngunit nakaiwas ito. Kung kaya't nilapitan ko na to upang kunin muli yung kawayan. Wag! Huwag mo kong patayin. Hindi naman ako masama. Wala akong balak manggulo. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Napadpad lang ako sa lugar ninyo. Anong wala? Tatapusin na kita! Kung kaya't binunot ko muli ang kawayan at akmang ibabato muli sa lalaki. Ngunit pagkalapit ko, nanginginig ito sa takot. Kitang-kita ako sa mga mata nito ang takot. Bukod dun, napansin ko din na panay-gasgas ang katawan nito at loray-loray ang suot na damit. Ilang saglit lang ay yumuko na lamang ito na parang inaantay ang kanyang kasasapitan. Parang biglang may pumigil sa akin.
Hindi ko maituloy ang aking gagawin. Bigla akong nakaramdam ng awa sa lalaki. At isa pa, parang hindi ko kayang pumatay ng isang nilalang na walang kalaban-laban. Natigilan ako. Kahit iniumang ko na ang sibat sa lalaki. Nang biglang may kumatok muli sa aming bahay. Celso! Celso! Mga boses na tumatawag mula sa labas ng aming bahay. Dahil doon ay bigla akong nataranta. Kung kaya't bigla akong pinagkukuha ang aking mga damit at ipinangtabon ko sa lalaki na yun. Matapos yun ay kagad na akong pumunta sa pinto upang buksan. Celso, wala ka bang nakitang aaligid-aligid dito na lalaki? Tanong ni Mang Dencio. Wala po. Ano po bang nangyayari? Pagkakaila ko pa. May aswang na pumunta sa baryo natin. At yun ang hinahabol namin. Kaya lang biglang nawala. Nauna na nga sila Mang Kanor. Pero hindi ko alam kung nakita nila. Pati si Paring Kadyo, nauna na rin. Hinahanap nila. Sagot pa ni Mang Dencio. Ganun po ba? Wala po akong napansin eh. Sagot ko naman. Ganun ba? Basta ganito na lang. Pinag-iingat kayong lahat ha. Aswang yun. Mag-iingat kayo. Sagot pa ni Mang Dencio. Ngunit bahagya pang sumilip si Mang Dencio at ang ilang kabaryo namin sa loob ng aming bahay. Maliit lang naman ang aming bahay. Simpleng bahay kubo lamang. Kung kwet mula sa pintuan ay tanaw agad ang nasa loob. Maliban lamang sa isang harang na nagsisilbing kwarto ng aking mga magulang. Bahagyang tumingin si Mang Dencio sa loob ng aming pamamahay. Kung kaya't nakaramdam ako ng nervyos. Bahagya na itong iniligid ang kanyang paningin. Nang biglang magsalita ang isa pa naming kabaryo. Tara na mga kasama. Baka nasa gawing dulo yun. Sa Maniogan. Kung kaya't kaagad-agad nilang tinahak ang daan patungo sa Niogan at umalis na sa aming bahay. Naiwan ako na nakatayo lamang sa pintuan namin na parang nabunutan ng tinik. Pagbalik ko ay kaagad kong inalis ang mga damit na itinamba ko sa lalaki. Pag alis ko ay wala na dun yung lalaki. Inisa-isa kong halungkatin yung mga damit dahil biglang nawala yung lalaki kanina. Nang bigla ko na lamang namalayan na mayroong presensya na nasa likuran ko. At napabalikwas ako. At kaagad kinuha ang itak na nakasukbit sa gilid ng aming dingding. Hinawakan ko agad to sa puluhan. At tatagayin kung sino man ang nasa likod ko. Paglingon ko ay nakatayo lamang dito yung lalaki kanina. At hawak-hawak niya ang kanyang balikat na patuloy sa pagdurugo. Nananatiling na kayo ko. Maraming salamat sa iyo. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Sagot nito habang nakatungo. Ako naman ay biglang nahimasmasan. Ngunit nananatiling hawak-hawak ko pa din yung itak. Patawarin mo ako at nagambala ko kayo rito sa inyong baryo. Pero ang totoo, wala naman akong balak biktimahin ang kahit sino rito. Napadpad lamang ako rito dahil meron akong hinahanap. At kung inaakala mo na lahat ng mga aswang ay masasama, nagkakamali ka. Hindi lahat ng aswang ay ganun.
sambit pa nung lalaki. Eh bakit ka ba narito sa lugar namin? Tanong ko. Subalit hindi na ito sumagot. At habang nakatayo, ay patuloy pa rin sa pagdugo ang kanyang sugat. Yung sugat mo, talian mo. Mukhang malakas yung pagdurugo. Sabi ko pa. Mula yan sa kawayan na inihagis mo kanina. Kapag kawayan ang tumama, ganyan talaga ang mangyayari. Kahit dablis lang. Sagot niya ito. Ganun ba? Pasensya ka na. Eh, bigla ka kasing pumasok sa bahay namin. Kaya nabigla din ako. Sagot ko. Wala nga naman yun. Pero kung patatawarin mo ko, ay kusang aampat ang sugat. Sabi pa nung lalaki. Ganun ba? Di, tinatanggap ko na ang pamanhin mo. Sagot ko pa. Maya-maya pa, ay unti-unti nang tumigil ang pagturugo ng sugat ng lalaki. At namangha ako na parang gumaling ng kusa yung sugat. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Tatanawin ko tong malaking utang na loob. Sagot pa nung lalaki. Maya-maya pa, eh meron itong iniabot sa akin. Hindi ko lang kung ano to. At nag-aalangan din ako kung tatanggapin ko ba o hindi. Tanggapin mo to, kaibigan. Isang maliit na pasasalamat. Kung kakailanganin mo ang tulong ko, ihagis mo lamang yan. At darating ako. Kung kaya't inabot ko ang aking kamay. At pagkaabot sa aking palad, ay maingat ko itong sinuri. Para itong isang pangil. Pangil lang hindi ko malamang hayop. O baka, pangil mismo ng aswang. Kasunod nun ay lumabas na sa pinto ang lalaki. At parang bula, ay bigla na lamang itong nawala. Nung araw din yun, ay kumalat ang balita tungkol sa gumalang aswang sa aming baryo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Na parang tinraidor ko ang aking mga kabaryo. Ngunit sa isang banda, ay nakatulong naman ako. Pero iniisip ko din na ang natulungan ko ay isang aswang. Kung kaya't pilit ko na lamang inilihim ang tagpong yun, wala akong pinagsabihan kahit na sino. Pero yung ibinigay sa akin ng aswang ay nasa akin pa din. Mga sumunod na araw ay bumalik na ako sa aking pangkaraniwang ginagawa. Matapos magpunta sa bukid ay pupunta ako sa Niugan upang manguha ng tuba. Iyon ang pinagkakakitaan ko. Subalit sa baryo namin ay hindi lamang ako ang nanananggot. Madami din. At halos nag-aagawan na kami sa kukuhaan ng tuba. Kung kaya't dun na lamang ako sa bandang bundok nangunguha ng tuba. Kakaunti lang ang kumukuha dun. Dahil sa tarik ng mga niyog at pag malaglag ka, ibangin talaga ang lalagpakan mo. Isang araw ay inulan ng aming lugar. Ito yung tinatawag nila na siyam-siyam. Malakas na buhos ng ulan na inaabot ng siyam na araw o higit pa. Ilang araw na ang lumipas at patuloy pa rin sa pag-ulan. Dahil doon ay hindi kami makakuha ng aming mga pananim. Kung kaya't yung maibibenta kong tuba, ang pwede naming pagkakitaan para pambili ng bigas. Eh sa lakas ng ulan nun, eh napakahirap umakyat. Napakadulas. Sinubukan kong umakyat ng niyog. Subalit kamuntikan na akong malaglag sa tindi ng dulas dahil na rin sa patuloy na pag-ulan. Doon ko naisip yung ibinigay sa akin ng aswang.
Inihagis ko ito. Ngunit parang walang nangyari. Nang maya-maya pa, biglang may narinig ako nakakaibang huni. At mula sa mga kakahoyan, naglakad palabas yung lalaki. Kamusta kaibigan? Bungad nito sa akin. Kung hindi ko lang talaga alam ang pagkatao nito, mapagkakamalan kong ordinaryong tao lamang talaga. Halos walang pinagkaiba sa amin. Maliban lamang sa mga mata nito na parang kakaiba. Saka pa lamang ako nagpakilala. At dun ko pa lamang din nalaman ang kanyang pangalan. David. Pangalan mo, David. Ang totoo, kinakailangan ko kasing makakuha ng tuba. Kaya lang hindi ko magawa ngayon dahil sa sobrang pag-uulan. Hindi ako makaakyat. Sabi ko, yun lang ba? Walang problema. Hindi na to nagpalit pa ng anyo. Pero kitang-kita ko ang liksi ni David para itong isang pusa na umakyat sa niyog. At hindi pang karaniwan ang ikinikilos nito. Kakaibang liksi ang naipamalas ni David. At hindi nagtagal, hinapuno niya ang lagayan ng tuba. At ganun na nga ang ginawa ko. Sa tuwing nahihirapan ako sa pagkuha ng tuba, tinatawag ko yung kaibigan kong aswang. Humihingi ako ng tulong kay David. Nakalaunan, naging kaibigan ko na rin. Minsan, natanong ko si David na kung bakit siya naging aswang. Ang angkan talaga namin ay mga aswang. Simula pa sa mga kanino-ninuan ko. Ang lola ko ay isang aswang. Pero napilitan na lamang ako dahil na rin kay lola. Hirap na si lola nun. Inuud na yung katawan niya. Pero hindi pa rin siya mamatay-matay dahil sa taglay nito. Sa awa ko kay lola, ay ako na yung umako. Kwento pa ni David. Pero nung una, ay ayoko talagang gamitin. Ayokong maging aswang. Subalit, pag hindi ako naging aswang, ay pupwersahin ako ng aking angkan. Lalo ng aking mga tiyuhin. Sila ang aking makakalaban. Kung kaya't nung nagamay ko ng pagiging aswang, mas pinili kong huwag kumitil ng buhay ng tao at ibinaling ko na lamang yun sa mga hayop. Kung kaya't yung ibang kakayahan ng aswang ay wala ako dahil hindi ako kumakain ng laman ng tao. Dagdag pa ni David. Iyon din ang dahilan bakit ako napadpad sa lugar niyo. Sabi pa ni David. Oo nga. Bakit nga pala napadpad sa lugar namin? Kaagad kong tanong. Ang totoo niyan, meron akong binabalikan dito sa lugar niyo. Sagot pa ni David. Medyo kinabahan ako sa sagot niya ngayon. Dahil kahit kaibigan ko na si David, ay hindi pa din nawawaglit sa aking isipan na isa pa din siyang aswang. Na baka nagbago ng isip niya. At gusto na niyang kumain ng tao. Sino ba yung babalikan mo? Tanong ko. Hindi sino. Kung hindi, ano? Sagot naman ni David. Medyo namangha ako sa kanyang isinagot. Anong bagay ba yun? Muli kong tanong. Malalaman mo rin yan. Pagsapit ng Biyernes Santo, babalik ako muli rito. Kung nais mo itong malaman, bumalik ka rito sa ganap na alas 9 ng gabi. Dito tayo magkita. Sabi pa ni David,
Mga 2 linggo makalipas, sumapit ang Biyernes Santo. Gusto kong makita yung sinasabi ni David. Pero parang natatakot ako. Dahil gabi na nun. Pero sa isip-isip ko, kaibigan ko naman si David at hindi ako pababayaan nun. Pagsapit ng Biyernes Santo at sa takdang oras, inagtungo ako sa niyugan. Ako lamang mag-isa. Wala akong pinagpaalaman at inaantay kong makatulog ang aking mga magulang at mga kapatid. At basta na lamang ako umalis nung gabi na yun. Wala akong dala kahit pa ilaw. At kahit ano pa, wala akong dala-dala. Nakakakilabot ang katahimikan ng gabi. At sinasabayan pa ito ng mga huni ng kulisap na lalong nagpatindi ng aking kaba. Maya-maya pa, bigla na lamang may kumaluskos mula sa itaas. Parang malaking bagay na gumagapang na animoy, parang malaking butiki. Kamuntikan na akong mapasigaw. Nang bigla akong tawagin nito sa aking pangalan. Medyo garalgal na ang kanyang boses. Ngunit bigla akong naalala yung kaibigan kong aswang, si David. Ibang-iba ang kanyang anyo, lalo na kapag gabi. Nakakatakot. Maitim ang balat. Mapupula ang mga mata. Nakakatakot na wangis. Sininyasan niya lang ako na sumunod sa kanya. Ngunit bago yun, ay iniabot muli niya sa akin ang pangil ng aswang, kung kaya't ibinulsa ka muna ito. Umakyat kami sa bundok at medyo malayo-layo din ang aming nilakad hanggang sa napadpad kami sa kabilang gilid ng bundok. Nakakatakot dumaan dito, lalo pa ngayon at madilim. At konting dulas mo lang, itiyak bangin ang kahahantungan mo. Si David ang nauuna at siya ang sinusundan ko kung saan kami dadaan. May mga pagkakataon pa na lumalambitin kami sa sanga o kaya baging para makatawid. Kung wala si David dito, isa malamang ay umatras na ako dahil sa sobrang dilim talaga. Lalo pa at Biyernes Santo nun. Hanggang sa nakarating kami sa parang gitna ng mga kakahuyan. Mapayapa ang nararamdaman ko. Pero paunti-unti ay nakakaramdam ako ng kaba. Malayo pa lamang ay natatanong ko na ang isang malaking puno na tila napapaligiran ng mga libu-libong nagliliparang mga alitap-tap. Napakasarap sa tanawin. Pero sa sobrang pagkamangha ko, ay parang may hatid itong kilabot sa akin. Parang nangangalisag ang aking balahibo. Lalo na sa dami ng alitap-tap sa paligid nito. Ngunit noong mga sandaling yun, ay parang inaakit ang aking mga paningin sa tanawing iyon. Na para akong napapalapit ng husto nang hindi ko namamalayan. Nang bigla akong tapikin ni David sa balikat, agad akong nabalik sa ulirat at pinaupo ako. Nakakubli kami sa malaking bato na napapaligiran ng mga talahib. Maya-maya ay nagsalita si David. Mag-ingat ka. Huwag kang padalos-dalos. Nagtaka ako sa kanyang mga sinabi dahil wala naman akong ibang nakikita at tila napakakalmado lamang ng kapaligiran. Kaalinsabay pa nun iyong tanawin ng mga nagliliparang mga alitap-tap. Habang nasa ganung posisyon,
parang bigla na lamang naalarma si David. Kumapit ka sa akin. Pabulong, ngunit mariin na itong utos sa akin. Kung kaya't napakapit ako sa balikat ni David. Pagkakapit ko, ay tila nag-iba ang kapaligiran. Ang malaking puno na nakikita ko kanina ay biglang napaligiran ng mga kakaibang nilalang na hindi ko nakikita kanina. May mga malalaking nilalang at may mga mapapayat, ngunit kakaibang itsura. At meron pang isang nilalang na hindi ko mawari. Ang ulo nito ay parang sa kalabaw, ngunit ang katawan ay sa tao. Subalit napakatikas ng tindig nito at hindi pangkaraniwan ang laki. At sa kamay nito ay may bitbit pa itong pamalo na ubod din ng laki. Nakapaligid lamang sila sa malaking puno na yun. Ngunit yung malaking puno na yun ay may katabi ito, isang babae. Napakaamo ng mukha nito at nagtataglay ng napakahabang buhok. Subalit nakakatakot itong tumingin. Parang mabubutas ang iyong katawan sa titig pa lamang nito. Maya-maya pa'y nagsalita muli si David. Iyang puno na yan. Yan ang aakyatin natin. Yan ang malaking puno ng bulak. At sa tuktok niyan ay yung nag-iisang bunga nito. Kukuhanin natin yan. Pabulong na sabi ni David na iniiwasang makagawa ng kahit na anong ingay. Narinig ko na tong puno ng bulak na to. Napakalaki nito. Pero takot pumunta ang mga kabalyo namin sa parting ito dahil paniniwala nila ay pinamumugaran ito ng mga engkanto. Paunti-unti ay gumapang si David. At ako din ay napasunod sa kanya. Napakabilis ng kilos ni David. Halos hindi ako makasabay. At dahil sa pagkukumahog ko, ay hindi ko na namalayan. At biglang tumingin sa aming direksyon ang nilalang na kalahating kalabaw at kalahating tao. Tumakbo ito sa aming direksyon. Galit na galit. At naririnig ko pa ang pag-angil nito. Nang bigla na lamang parang may dumagundong sa aking harapan. Wasak yung malaking batong pinagtataguan namin. Hinampas ng nilalang na yun gamit ang dambuhala niyang pamalo. Buti na lamang at nakakapit ako kay David at nakaiwas dun. Ngunit kahibla na lamang ay siguradong sapul na sana ako. Napatakbo na ako ng di oras. Hindi ko alam saan pupunta. Subalit sa pagkakataong yun, biglang natakpan ng liwanag na mula sa buwan. Hindi ko alam kung ano yun. Nang bigla na lamang may lumabas na napakalaking nilalang. Halos singtaas ito ng puno ng nyug. Kung kaya't napabalik ako ng takbo. Hindi ko na alam saan ako tutungo. Basta't gusto ko lamang na makaalis sa lugar na yun. Hindi ko nakikita kung anong klaseng nilalang yun. Pero ramdam na ramdam ko ang kanyang presensya. At natatakpan niya ang liwanag ng buwan. At sa kakatakbo, biglang nag-cross muli ang landas namin ni David. Sunod ka lang sa akin, sabi ni David. Kung kaya't yun nga ang ginawa ko. Sa tuwing susunod ako kay David, doon ko pa lamang nakikita yung ibang nilalang na nagbabantay sa puno na yun. At doon ko lang din napansin na hindi lamang kami ni David ang nagtatangkang makakit sa puno na yun. Meron ding ibang nilalang. Ngunit may mga nagbabantay. At sa tuwing tatakbo kami palayo, ay humahalakak ang mga nilalang na yun.
kung kaya't sinubukan muli naming makalusot sa bantay. Tumakbo kami ni David. At dahil mas mabilis siya, eh siya ang nauuna. Sinalubong muli kami ng malakas na hampas mula sa nilalang na kalahating kalabaw at kalahating tao. Dahil doon ay napatalon ako sa isang puno at pinilit kong makaakyat sa sanga nito. Sa pagkakataong yun, ay napalayo ako kay David at biglang nawala ang mga nilalang na kanina lang ay kitang-kita ko. Naalala ko yung pangil na ibinigay sa akin ni David. Kaagad ko yung hinawakan ng mahigpit at tila nabigyan din ako ng kakaibang niksi. At bukod dun ay unti-unti kong nakikita ang mga kakaibang nilalang. Tinangka kong sa mga sanga dumaan at ginamit ko yung pangil yun upang makalusot sa mga nagbabantay. Nang biglang may tumama sa akin, para akong bumangga sa napakatigas na pader at pumalandar ako sa kabilang puno. Buti na lamang at hindi ko nabitawan yung pangil ng aswang. At kahit gaano kalakas yung tama na yung kanina, ay nakayanan ko pa ding makatayo. Tumakbo muli ako at sinubukan ko naman sa kabilang banda. At biglang humarang naman sa akin ang isang kakaibang nilalang. Babae ito, ngunit nagtataglay ng mga mahahabang mga galamay at parang sumusunod ang mga galamay nito kahit saan ako tumakbo. Hindi ko ito maiwasan at nahawakan ako nito sa paa at halos ipagbalibagan ako. Para lamang akong binibitbit nito na parang isang laruan. Nang biglang may dumumog sa babae at nakabitaw ito sa pagkakahawak sa akin. Pagkakita ko, eh si David yun. Nasaan yung aswang siya na nakikipagpambuno sa hindi ko mawaring elemento? Kung kaya't nakatakbo muli ako at umikot sa kabilang panig naman ng puno. Habang si David naman, siya ang kumuha ng atensyon nilang lahat. Maging ang kalahating kalabaw na nilalang na yun, idinumog din si David. Rinig na rinig ko ang pagpalahaw ni David na parang ginugulpi ito ng mga bantay ng puno na yun. Hanggang sa maya-maya, may sumulpot din na isa pang nilalang na parang nagtatangka ding makaakyat sa puno. Nakalusot siya sa mga nagbabantay. Nang paakyat na siya sa puno, nakita siya ng babae na nasa gilid lang ng puno nito. Tinuro siya ng babae at tumitig ng napakatalim. Biglang napaigtad ang nilalang na yun at bigla na lamang bumaligtad sa ere. Ang hindi nila alam ay ginamit ko ang sitwasyon na yun. Sinundan ko ang nilalang na yun para magsilbi kong panangga. Kung kaya't nung nakuha ng babae ang atensyon ng nilalang na yun, ay bigla akong tumakbo at tinalon ang isa sa mga sanga ng puno ng bulak na yun. Nakaakyat ako. Ngunit bigla akong nakaramdam ng napakainit sa aking paa. Pagkatingin ko, ay hawak-hawak ng babae na yun ang aking kanang paa. Parang nagbabaga ang mga kamay nito at napakatalim ng tingin. Kaagad kong iniwas ang aking mata sa kanyang titig at pilit tiniis ang init sa tila nagliliyab nitong hawak. Nang bigla na lamang itong nakabitaw sa pagkakahawak sa akin dahil biglang may dumumog sa kanyang aswang. Pagkatingin ko ay si David na naman. Kung kaya't kumaripas na ako ng akyat sa puno dahil dun. Sunod-sunod na galabog ang narinig ko. At kasunod nun ay ang pagpalahaw na sigaw ni David.
na parang dumadanas ng napakatinding parusa. Nang muli kong pagkasilip, ay nasa likod ko na naman yung babae na may napakatalim na titig at aktong aabutin na ako ng kamay. Kumaripas lalo ko ng akyat at pagkatingala ko, iabot kamay ko na ang bunga ng bulak. Nasa tuktok ito. Pagkahawak ko pa lamang dun, ay tila kakaiba na ang naramdaman ko. At kasabay nun ay biglang napahinto yung babaeng humahabol sa akin. Kaagad kong binuksan yung bunga. Lumabas ang isang damukal na bulak. Ngunit sa gitna nun ay isang maliit na bato. Pagkahawak ko nun ay naramdaman ko na agad ang kakaibang dulot nito. Parang may kakaibang kuryente ang dumaloy sa akin. Napakainit nito. Subalit parang umaayon sa kilos ng aking katawan. Tinangka pa akong habulin ng ibang nilalang, lalo na yung kalahating kalabaw at tao. Ngunit sa pagkakataong ito, ay napakagaan ng katawan ko. Tumakbo ako at tila hindi ako maabutan nito. Para akong tumatakbo kasabay ng hangin at maging ang mga apa ko ay napakagaan. Ultimo daon at sanga na napakanipis ay kayang-kaya kong tungtungan nang hindi nababali o lumulundo lamang. Yung babaeng matalimang pagkakatitig sa akin ay hindi na ako hinabol. Nakatingin lamang ito sa akin. Yung isa pang nilalang na napakalaki ay tinangka din akong habulin. Subalit wala ding nagawa dahil sa sobrang gaan ng katawan ko ay tila walang makasunod sa akin. Nang maiwasan ko ang mga nilalang na yun, muli kong binalikan si David. Halos luray-luray na ang katawan ni David dahil sa sinapit niya sa mga nagbabantay ng puno na yun. Ang hawak kong mutya ay bukod sa likse at gaan ng katawan, ay may taglay din itong kakaibang lakas. Awang-awa ako kay David na halos hindi magkanda gulapay sa sobrang tindi ng bugbog na tinamo. Pagkabalik ko sa kanya, inagsalita ito, ngunit hirap na hirap. Ihatid mo lang ako sa amin, bulong ni David. At kagaya nga ng sinabi niya, dinila ko siya sa kanila. Tinakbo ko lamang yun habang pasan-pasan siya. Hanggang sa makarating na kami sa kanila. Pagkarating sa kanila, inagsalita muli si David. Mapalad ka, kaibigan. Nakuha mo na yung matagal kong inaasam na mutya. Yan ang mutya ng bulak. Matapos yun, ay napapikit na si David. Kasunod nun, isa-isa namang naglabasan ang mga nakatira sa lugar nila David. Kung kaya't kaagad rin akong umalis at sabay tumakbo. Magkahalong tuwa at lungkot ang naramdaman ko noong mga sandaling yun. Tuwa dahil sa mutyang tinanglay ko at lungkot dahil na rin sa sinapit ni David. At simula nung araw na yun, ay hindi ko na nakita pa si David. Sinubukan kong bumalik sa lugar nila. Subalit malayo pa lamang, iramdam ko na yung presensya ng iba niyang angkan. Na baka iniisip ay, ako ay naghahamon. Kung kaya't hindi ko na lamang ito tinuloy pa. Minsan, habang nangunguha ako ng tuba, biglang nakakita ako ng parang kumukuha ng aking tuba. Ngunit napakabilis ng kilos na ito. Hindi ko makita kung sino. Bigla itong tumakbo ng napakabilis. At dahil sa taglay kong mutya, hinabol ko yun. Hindi ito umubra sa akin. At nang maabutan ko,
ay bigla itong nagsalita. Kamusta ka, aking kaibigan? Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero, nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating subscribers, mga silent listeners, mga OFW listeners. Shoutout po kay Boss De Jesus Ruben Goma. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Juan Luna Chavez dyan po sa Davao City. Shoutout po sa inyo, sa mga taga Davao. Shoutout din po kay Ma'am Bella Rogers dyan po sa New York. Shoutout po. Kay Boss Rex Besite. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Bayit Ako Narakista. Shoutout po sa iyo, Boss. May time po kayo, bisita lang po sa channel niya. Bayit Ako Narakista. Shoutout po kila Ma'am Narcisa Albonia, kay Ma'am Arian Dizon, mula po kay Boss Jesus Gonzales Lacson. Shoutout po kay Boss Jojo Renato Alcantara, aka Bahaw at Bosto. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Ryan Pereya. Shoutout din po kay Ma'am Beng and Sir Ronnie Cachillar dyan po sa Muntinlupa City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Lito Estoque. Shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Liay Estoque. Shoutout po sa inyo. Magtanim Vlogs, shoutout sa iyo, Boss. May time po kayo, bisita na pa siya na Magtanim Vlogs. Shoutout po sa Besa and Peñolbo Family at sa Sigma Alpha Epsilon Sorority from Ma'am Arlene Besa. Shoutout po sa inyo. Boss Sandy TV, shoutout po. May time po kayo, bisita na po siya na Sandy TV po. Shoutout din po sa Poor Channel. May time po kayo, bisita na po sa channel po. Poor Channel po. Shoutout din po kay Ma'am April Albania. Shoutout po. Shoutout po kay Boss Marlon Paro, kay Foreman Peter, Lance, Brian at Fer. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Juvedin Jadia. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Edilberto Cañete. Shoutout po. Kay Boss Roldan Plana. Shoutout po. Kay Boss Rubilin Durian. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss King Froisky Vlog. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Shoutout din po kay Boss Edward Oropesa. Kay Boss Nance B. Molino. Shoutout po. Kay Ma'am Maria Fe Horikiri. Shoutout po dyan sa Japan. Shoutout din po kay Ma'am Veronica Lino. Shoutout din po sa wife po ni Boss Bobby Gonzales, si Ma'am Melsa Padilla. Shoutout po. Kay Boss Jans Brusola. Shoutout po. Shoutout din po sa wife po ni Boss Jan Agustin, kay Ma'am Candy Montebon. Shoutout po. Kay Ma'am Jane Domingo. Shoutout po. Kay Ma'am Jane Talamor. Shoutout po. Kay Boss Dexter Ilagan dyan po sa South Korea. Shoutout po. Kay Boss Ryan Pereya and Pereya Family and Manila Family dyan po sa Tansa, Cavite. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Princess and Cloverita. Shoutout po. Kay Boss Randy Batiansila dyan po sa Malaysia. Shoutout po. Hardin Family. Shoutout po. Shoutout din po sa channel po ni Boss Michael Timoray TV. May time po kayo, bisita na pa channel niya. Kay Ma'am Christine Halaw. Shoutout po. Kay Boss Jaime Meneha Jr. Shoutout po. Kay Boss Rochelle Tataxi dyan po sa Cebu. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Jovan Pase at sa wife po niya si Ma'am Maricel. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Esplana Family dyan po sa Muntinlupa. Shoutout din po kay Boss Alvin Fernando. Ang shoutout po ito ay mula pa kay Ma'am Cez Fernando. Kay Boss Lenzo Vidilia. Shoutout po. Boss Joanne Cano. Shoutout po.
Kay Boss Jomar dyan po sa Mindanao, Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa mga napakagandang kwento. Boss Jordan Gabiaso dyan po sa Salala Oman, shoutout. Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Boss Gabriel Lobiano, shoutout po sa Boss. Ma'am Ellen Glory, shoutout. Ma'am Arlene Besa, shoutout. Team Hawkers Hunter, shoutout sa Boss. May time po kayo bisita na masyal na Team Hawkers Hunter. Ma'am Amy Mendoza, shoutout po. Dyan po sa Calaca, Batangas. Boss Loring Turla, kapatid, shoutout sa Boss. Jadron Bakasmon, shoutout po. Boss Luis Fresco, shoutout sa Boss. Boss Poichi 0629, may time po kayo bisita na masyal na Poichi 0629. Shoutout din po sa Kachilyar family, kay Ma'am Beng, and Boss Ronnie, shoutout po. Kay Boss William, shoutout po. Ma'am Krisha Dings, dyan po sa Singapore, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Maricon Trinidad, shoutout. Boss Rodil Katabay, dyan po sa Maple Ridge, Canada, shoutout po. Boss Rocky Rodriguez, shoutout po. Shintoy TV, may time po kay bisita na masyala Shintoy TV po. Ma'am Felicidad Layo, shoutout po. Ma'am Malusina dyan, shoutout po. Boss J.R. Samante, shoutout. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel, shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Boss Lia Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo bisita na masyadong po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimpos Yuni, Boss, shoutout sa Boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo bisita na po sa channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoisky, shoutout sa'yo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Mads, shoutout po. Boss Lord Olaiwa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo bisita na po siya po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Mayo, Boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa'yo, Boss. May time po kayo bisita naman sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa'yo, Boss. Boss Jopay Bertuto, Boss, shoutout sa'yo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa'yo, Boss. Ma'am Bless Nabaha, shoutout po. Ma'am Christy Harn, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa'yo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asila, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, Boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa'yo, Boss. Ma'am Eriza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sign 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sign 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M's Luck, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita na masyadong po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kasi kalapati, bisita po siya po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po, kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George,
Mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po. Boss Horshi TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss Jay Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizelvaro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan. Sa mga taga Southern Leyte, ingat po kayo dyan, sana magkakuryente na po. Kay Boss Jesse, ang manalo at horror stories, may time po kayo, bisita lang sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuku, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas World, shoutout sa iyo boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wensi 666, shoutout po. Boss John Reynal Zakati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Naibigan po din yung ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming maraming salamat.